the dark is just before doom. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. This old world I know can't last much longer, and sin will soon pass away. But my faith in God keeps growing stronger, for Jesus is coming someday. Never give up, Jesus is coming. It's the dark is just before doom. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding. Never give up, keep holding on. Hello, hello. Happy Sabbath po sa ating lahat. Medyo malakas po yata. Okay, so ako po, ang part ko po ngayon ay tungkol sa ating ginaganap na I Follow Discipleship Series po. Nasa lesson 9 na po tayo. Ang title po natin is The Powerful Potential of Small Groups. Okay, so ngayon po, alam ko po na nakaka-relate po kayo sa topic na ito dahil ito po ay in time po sa atin dahil tayo po ngayon ay nasa, ang ating membership ay nahahati ngayon sa small group. So definitely, noong mga unang early Christian church, isa po sa mga naging batayan ng Panginoon para po ipangalap ang gospel o ibahagi ang tungkol sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng mga small groups, okay? So, paano po ba pumapasok ang small groups sa isang church? Okay, so the next slide po ay care. Yan. Ano po bang ibig sabihin ng care? Nailabas na po yung dalawa. Ano pong ibig sabihin ng care? Alam niyo po ba? Sino pong may alam? Okay, C is about Christ. Okay? Ano yung A? Meron po bang gustong humula na lang? Christ attitude, okay? Is reflected in everyone. Sa tingin niyo po ba, ang ating character ay ang character ni Christ or ang attitude ni Christ? Nako, parang hindi po yata. Okay, so care. Ayun po yung ibig sabihin ng care, no? Christ's attitude reflected in everyone. Pero paano po ba tayo magki-care sa ating pong mga ka-small group members? Or usually, hindi lang small group members, sa buong church members po natin, okay? Ang ibig po sabihin ng care ay, it implies, Tagalog raw po, so, yun po ay, paano ba to? Nangangahulugan na we care about God, says. So, tayo po ay kumakalinga o tawag na ito. Tayo po ay nagki-care kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Pangalawa po, we care about each other. So, hindi lang po sa Panginoon.
kailangan rin po natin kumalinga at kalingain ang bawat isa. Okay? And lastly, we care about lost people. So, definitely, hindi lang tayong nandito sa church. Kailangan rin po natin kalingain at ipamahagi ang gospel ng Panginoon sa mga nawawalang tao. Okay? So, napaka-vital po ng trabaho natin. Napaka-importante po ng trabaho ng bawat small group or care group. Okay? Kaya, kapag na-experience natin yung pinaka-genuine fellowship na itinayo ng Panginoon sa church, okay, ay lalo tayong mag-grow spiritually. Next po. Ito po ay noong panahon ng ancient times, ancient Israel. Nakikita niyo po ba? So, noong panahon pa po ni Israel, meron na pong small group. Kung alam niyo po, sa tribe po ng Israel, ilan po ba ang tribe ng Israel? 12. Yan. Okay. Kasama po si Joseph dyan. Ang kay Joseph po dyan ay si Ephraim at si Manasseh. Yan. So, kung nakikita niyo, well-distributed. Hindi lahat ay, kapag ikaw ay kabilang sa isang tribe, meron pang mas maliliit na clan and meron pang mas maliliit na families. So, kung makikita nyo, they were led by God. Lahat silang family ay merong kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang skills, at may kanya-kanyang importansya sa family ng Panginoon. Okay? Susunod naman po, syempre, may small group rin pagdating po sa New Testament. At yan ay sa pamamagitan ng, ano po yung nasa picture? Jesus and the 12 disciples. Okay? Sa 12 disciples po na yan, ipinakita ng Panginoon kung paano po magkaroon ng Bible study. Itinitrain po ang bawat isa sa prayer. Itinitrain ang bawat isa sa pagbibigay ng kasiyahan at pang-aaliw sa mga may mga dinadala sa buhay. At itinitrain rin po ng Panginoon kung paano po tayo maging open, magbigay ng kalinga sa bawat isa. Siyempre po, pagdating naman po sa early church, yung susunod po, ayan. Sabi raw dito, basahin po natin ito sa Philippians 2:4. Sabay-sabay po tayo. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So right now po, I challenge you. Hindi po gusto natin makialam sa ibang tao, pero definitely, as a member and as a family, gusto po nating magkaroon po ng totoong fellowship sa buong iglesia. Gusto niyo po ba yon? Siyempre, gusto po natin yan. Dahil pagdating natin sa langit, wala na pong hindi totoo doon. Lahat totoo po doon. Kahit po yung heaven na sinasabi, totoo rin po yon. So definitely, the next slide po ay, pagdating naman po sa New Testament rin, meron rin pong principle na ginawa si Paul. Okay? Yan po ay, ano po yan? Ginagawa na po natin yan. House to house principle. Bawat isa pumupunta sa bahay nila. Noon pong panunang panahon, wala pong church. Wala pong solid na church na ganito, church building, walang ganito. So, paano po, pero kung tutuusin, mas marami pong house churches noong mga panahon na iyon. At yun po ay naging mabisang paraan upang mas maraming makakilala sa Panginoon. Next po. Yan. Sabi po sa Acts 5:42, day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Okay? Kailangan po ba every Saturday lang? Ano sabi po dyan sa text?
Every day in the temple courts and from house to house. So, hindi lang dito sa church, pero yung mission natin ay ipamahagi yung gospel ng Panginoon sa bawat bahay na meron dito sa ating lugar. Kaya naman, sabi rin dito, next po, ay pay careful attention in yourself and to all flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the Church of God, which is He obtained with His own blood. Grabe po, no? Ang laki po ng, ang bigat po ng kapalit ng pag-care sa church. Bakit po? Dito po binuhos ng Panginoon at dito po pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang buhay at ang kanyang dugo sa Kalbaryo. So definitely, kung gusto po nating alagaan at kung gusto po nating ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon, habang nasa small group po tayo, patuloy po nating kalingain ang bawat isa. Okay, next po, I would like to share to you. Ito po yung mga advantage ng whole house churches. Una po, dahil po yung house churches ay magkakadikit po, definitely, kung sila po ay magkakapitbahay, madali po para sa kanilang mag-invite ng friends. Okay? Next po, madali rin po para sa kanila natanggapin si Kristo kasi nakikita nila sa loob ng pamamahay kung paano nila tinanggap ang Panginoon at kung paano sila patuloy na nag-aaral at kumukonekta sa Panginoon. Pangatlo po ay patuloy po silang nag-aaral at nag-grow in faith. Usually po, ang hirap po mag-grow in faith kasi kapag yung ka-member mo, hindi mo type yung ugali o kaya may ibang different na ugali, ang hirap po. Pero definitely, kapag nasa Panginoon po kayo at patuloy niyong pinag-aaralan ang gospel, sigurado po kayong hindi maliligaw. Next po ay, meron pong contribution yung talents and skills. So, parang katulad sa amin sa Enoch, hindi po lahat marunong magsalita, hindi rin po lahat marunong kumanta. Pero iba-iba pong skill ay idinidevelop po at patuloy po naming pinakikinabangan sa pagsiservisyo sa Panginoon. Susunod po ay, kilala po nila ang bawat isa, kaya kapag merong pangangailangan ang bawat miyembro sa pamilya, alam nila kung ano ang ibibigay, alam nila kung ano ang isusupply nila, kasi alam nila ang bawat isa ay may ganitong pangangailangan. Next po ay... Okay. Sa rami ng large number ng home churches, okay, mas marami po ang mas naniniwala o mas maraming bagong naniniwala, maniniwala kay Kristo, ang tumatanggap kay Kristo. And kapag po ang church ay malaki na, may mga leaders na kailangan. So from these home churches, natitrain na sila to lead another house church. And kapag next, meron pong persecution, next po, kapag meron pong persecution sa church, nagiging flexible po kasi house church po siya. Pwedeng wala mo ng house church meeting dito sa isang lugar, lilipat muna sa kabilang lugar. So definitely, kung tayo po, bawat isa sa atin, ay magbubukas ng kanyang tahanan para maging, ano po, instrumento ng ating, na ma-invite ang ating mga kaibigan, definitely, hindi po magtatagal darating na ang Panginoon. Okay? So, susunod po, in church history, ayan, ang gusto ng Panginoon ipahiwatig sa atin ngayon ay ang small group ay hindi lamang nagko-connect, nag-i-equip, but definitely nag-transform. So, in the future po, ang sabi po dyan,
Bakit po ba ang mga believers ngayon? Why? Ang mga believers ngayon, hindi sila deeper or more earnestly concerned. Wala po silang malalim o matyagang pangangailangan upang hanapin yung mga taong wala kay Kristo. So, bakit kaya ganon? At bakit po kapag dalawa o tatlo lang, wala pong need para ipag-pray yung isang special someone and then still to another? So, gusto ko po kayong mag-reflect dito sa mga question na ito. Ngayon po sa umagang ito, ito po yung time na i-reflect nyo po. Bakit ako? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit wala ako neto? Ito po yung mga pangangailangan na meron pa noong unang-una pa lang, nung hindi pa dumarating ang Panginoon at nang dumating na ang Panginoon at nang nawala na ang Panginoon at bumalik sa langit. Sana po maging ito po ang ating concern sa mga oras na ito. Kaya nga po, sabay-sabay po nating basahin Matthew 18:19-20. Again, I say to you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the middle of them. So, pagpalain po tayo ng Panginoon ngayon. Sana po, habang pong lumalagyo ang kanya-kanya po nating care groups, samahan po tayo ng Panginoon sa ating mga gawain. Salamat po. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Ayan. Ako po ang natasang magbigay ng Sabbath School summary, yung pong pinag-aralan natin itong isang buong isang linggo. Ika nga. At ang topic po natin ngayon ay ang ministeryo sa Bagong Testamentong Simbahan. Next page po. Ayan. At ang topic pong ito ay ang sabi nga po pala sa Biblia, inutusan tayo ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo sa mundo, gumawa ng mga alagad at binyagan sila. Sinunod po ng unang simbahan ang halimbawa ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga nangangailangan sa loob at labas ng simbahan habang nangangaral ng ebanghelyo. Yung topic po natin ngayon ay pinaghati natin sa apat. Ano po? Ang una is yung paglilingkod sa loob ng simbahan, paglilingkod sa labas ng simbahan, at paglilingkod sa ibang kongregasyon, at paglilingkod po sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Next page po. So, punta po tayo doon sa topic na paglilingkod sa loob ng simbahan. Ang sabi po sa mga gawa, 4 verse 34 to 35, sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibhasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili at ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. So nung unang panahon po, nung pong naitatag itong unang New Testament Church, ang ginawa po ng mga unang members ay ipinagbili nila yung kanilang mga pag-aari. Sabi nga po dito is lupa at saka bahay kasama sa mga ipinagbili. At inilagay nila sa paanan ng altar, ibinigay nila sa mga disciples, at para po yun ay bahagihin. Lumalabas po doon, ang sabi po sa gawa, Paul verse 32, at ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa, at sino may walang nagsasabi sa kanilang sarili ng anuman,
sa mga bagay na kanilang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. So parang lumalabas is lahat ng pag-aari, walang personal na pag-aari noon, kundi lahat ng mga pag-aari nandun, pinuprovidean sila base sa kanilang mga pangangailangan. So walang masasabi na may labis ito at may kulang ito, kundi lahat sila ay binibigyan ayon sa kanilang pangangailangan. Ang mga may higit ay nagbahagi sa mga wala, walang kahit anuman, kung kaya walang mga nangangailangan. Pagkaraan ng ilang panahon, ang pamamahagi ng mga kalakal sa mga nangangailangan ay naging komplikado, kung kaya't inayos ng simbahan ang pamamahagi sa pamamagitan ng paghirang ng pitong diakono. So dito po nagsimula yung mga deacons. Sila po yung tinatawag nating caretaker o tagapangalaga para maging maayos lang yung distribution. Ano po? Kasi nagkaroon po yan ng parang bulung-bulungan or parang ika nga is parang sigalot between dun sa mga hintil dati at saka dun sa mga talagang galing sa Jerusalem po. Ano po? Ang mga sistemang ito ng pamamahagi ay hindi nagpatuloy sa ibang mga pamayanan ng Kristiyano bukod sa isa sa Jerusalem. So hindi po yan nagpatuloy doon sa ibang mga tawag dito churches pa nang intayo. Ngunit inilatag nito ang pundasyon ng pangangalaga sa mga nangangailangan. So dito po nagsimula yung foundation na paano tayo mag-care para sa mga may pangangailangan. Ano po? Next page po. Ang kasunod po ay yung kanina po ang diniscuss natin is serving within the church. Ito naman po is serving outside the church o yung paglilingkod sa labas ng simbahan. Sabi po sa Gawa 9 verse 36, ngayon ay may isang alagad sa Joppe na nagngangalang Tabitha na ang pakahulugay Dorcas. Ang babaeng ito'y puspos ng mabuting gawa at ng pagkakaawang gawa sa kaniyang mga ginagawa. Ang lungsod ng Joppa daw po ay lubos na pinagpala ng ministeryo ng isang babaeng Kristiyano na nagngangalang Dorcas. So dito po pala nagsimula naman yung Dorcas. Kasi kanina na kita natin yung origin naman ng deacons. Ito naman po is Dorcas. At sabi nga po is ang pangalan ng babae is Tabitha, pero mas ang kahulugan ay Dorcas. Gumawa siya ng mga damit para sa mga nangangailangan. Nagbigay din siya ng donasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap. Nung naging Kristiyano po siya, literal niya na inadapt yung sinabi ng Panginoon na bihisan ninyo ang mga hubad. Pakainin ninyo ang mga nagugutom. Literal po talagang itinake niya po yun at yun po ang ginawa o naging mission ni Tabitha o ni Dorcas. Hindi lamang niya tinulungan ang mga miyembro ng simbahan, ngunit ang sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. Subalit nagkaroon po ng pagkakataon, namatay po bigla si Dorcas at tinawag po ng simbahan o yung mga taong within dun sa grupo nila, si Pedro. Na si Pedro naman po nung time na yon ay parang nasa katabing bayan at nangangaral. At nagdali-dali, pumunta po si Pedro. Kaya dito ko nakita yung parang kwanim, nung iniwana ng Panginoong, nung nag-ascend ang Panginoong Hesukristo, yung kapangyarihan niya kahit po sa pagbuhay ng patay, ay nagagawa ng mga disipulo. Kasi nung pumunta po si Peter, kung babasahin niyo po ng diretso yung istorya ni Dorcas, nakita po ni Pedro na andoon at umiiyak yung mga widows at mga natulungan ni Dorcas na kapalibot doon sa kanyang katawan. Ano po? Subalit ang ginawa ni Pedro, siya ay nanalangin at kinapitan niya yung kamay ni Dorcas at iniangat niya at ang sabi niya, arise, tumayo ka Dorcas, at tumayo po si Dorcas at nabuhay. So kung paanong nangyari na si, sino ba yung isang namatay pa, si Lazaro. Subalit si Lazaro, si Lazaro naman po, ilang araw nang patay. Subalit tinawagan ng Panginoon. Kung paano po na ang Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihan noon na bumuhay ng patay,
pinagkalooban niya po yung mga disipulo noon na ganun din ang gawin. Ano po? Ang mga mapagkumbabang pagtulong sa iba ay hindi madali. Ang buhay ng paglilingkod ay nangangailangan ng pagsasakripisyo sa sarili. Ngunit ang epekto nito sa buhay ng iba ay maaaring magkaroon ng walang hanggang bunga. So ang sinasabi po sa atin is tulong lang tayo. Hindi makasariling pagtulong, pagtulong na walang iniintay na kapalit. Hindi po natin alam na yung mga mumunting gawa natin, pagdating po ng panahon, meron po yung malaking impact doon po sa mga taong natutulungan natin. Ano po? Ang susunod po natin ay yung paglilingkod sa ibang mga kongregasyon. Next page po. Na-discuss po natin yung paglilingkod sa loob, sa labas, at ito po naman ay sa ibang congregation. Ayon po sa ikalawang mga 2 Corinthians verse, 8 verse 14, kung ayon sa pagkapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay maging abuloy sa panahong ito sa kaniyang kakulangan, upang ang kaniyang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyo inyong kailangan upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Ang mga diskusyon ay lumitaw nang ang ebanghelyo ay nagsimulang tanggapin ng mga Hintil. Ang isang konseho ay tinawag upang malutas ang mga ito. Ito po ay nakasulat doon sa Acts 15. Hiniling kay Pablo na turuan ang mga Hintil ng ilang tiyak na mga doktrina at pangalagaan ang mga mahihirap. Ito po ay nakasulat sa Galatians 2 verse 10. Nang ang iglesia sa Jerusalem ay naghihirap ng tagutom, iminungkahi ni Pablo ang mga simbahan ng mga Hintil na magtipon ng isang alay upang matulungan sila. Ang mga lokal na simbahan ay dapat tumulong upang matustusan ang mga pangangailangan ng iba pang mga kongregasyon, hindi lamang para sa kanilang sariling mga pangangailangan. So, eksperto na po ang sampalok dito. Actually, kitang-kita natin kung paano magbigay ang sampalok, hindi lamang po dito sa loob ng church natin, kundi talaga makikita natin na yung pong biyaya ng sampalok ay pinapalabas din natin sa iba pang mga churches na ating mga binuo. Sabi po ng ating propetesa Ellen G. White sa Welfare Ministry, sa pamamagitan lamang ng hindi makasariling interes sa mga nangangailangan ng tulong, ay maibibigay natin ang isang praktikal na pagpapakita ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Higit sa pangangaral lamang ay kasama ang pangangaral sa ang Ebanghelyo. Ang ignorante ay dapat na maliwanagan, ang nasiraan ng loob ay maiangat, ang may sakit ay mapagaling, ang tinig ng tao ay dapat gampanan ang bahagi nito sa gawa ng Diyos. Ang mga salita na may lambing, pakikiramay at pag-ibig ay sumasaksi sa katotohanan. So yung bawat salita daw po natin, yung ating gawa, yung ating salita, yung pakikiramay natin ay nagiging saksi po ng katotohanan. Kung ano po yung paniniwala na kinakapitan natin. Ano po? Next page po. Ang sunod po ay tungkol naman sa mga taga paglilingkod sa pamamagitan po ng pagsasabuhay. Dalawang apostol po yung ibinigay dito na halimbawa. Ang unang apostol pong ibinigay, next page po, ay si ang buhay ni Apostol Pablo. Ayon po sa Romans 12 verse 13, mapagdamay ang mga kailangan ng mga banal. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Sa Romans verse 12 po, itinuturo ni Pablo kung paano dapat mamuhay at may ugnay sa iba bilang isang buhay na sakripisyo. Sabi po doon sa verse 7 sa Romans 12, may kakayahan kang maglingkod, pakikuha naman po yung page. Next pages po. Ayan. Kung may kakayahan kang maglingkod, maglingkod. Sabi po sa verse 7. Kung may kakayahan kang magbigay, gawin ito ng may kalayaan. Maging maawain at masayahin, sabi po yan sa verse 7.
pag-ibig na walang pagkukunwari. Hindi ko pa alam kung tama yung mga Tagalog ko ha, pero alam ko naman malapit. Mapuot kung ano ang masama at gumawa ng mabuti. Pag-ibig na tulad ng sa kapatid, ano po, brotherly love. Igalang daw po ang iba sa verse 10, maging masigasig at hindi tamad, magbahagi upang mapunuan ang mga pangangailangan ng mga banal, maging maalalahanin, magalak sa mga nagagalak, makigalak sa mga nagagalak, at umiyak kasama ng mga umiiyak, sabi nga po. At kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin sila, doon sa verse 20. At pagdidiretso niya po po yan, 21, 22, hindi ko alam kung kakayanin natin yung mga ganun, kaaway mo, tapos sama-sama ng kuwan mo. Pag nagkatinginan pa lang kayo, sama na ng loob, tapos pakakainin mo pa. Hindi po ba? Pero yan po yung sinabi ng ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga liham. Puntahan naman po natin si Apostol Santiago sa verse, sa ang paglilingkod ni Apostol Santiago. Next page po. Ang sabi po, ito po yung key text natin ano, sa Santiago 1 verse 27. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama. At ito ay, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. So parang ang sabi niya ay ang purest daw po na religion ay yung pagdalaw sa mga widow at pagtulong sa kanila at ingatan po yung sarili natin na madungisan sa sanlibutan. So ibig sabihin is parang dalawa lang naman pala, ano po? Tumulong ka at ingatan mo na madumihan o magpakabanal ka. Magpakabanal ka. Yun daw po yung purest na type ng religion, sabi po sa Santiago. Si Santiago nga po pala ay kapatid ni Jesus. So lumalabas, actually, kwan eh. Pagtitingnan natin, si Jesus was stepbrother niya. Ika nga, tawag, kapatid sa ina. Kasi si Christ, Diyos Ama eh. So si Santiago po ay haligi din ng simbahan at yan po ay nakatala sa Galatians 2 verse 9. Itinuturing po ng mga naninirahan sa Jerusalem na siya ay isang banal at saka isang makatarungang tao. At itinuro po nila niya kung paano maglingkod sa iba sa kanyang mga liham, yung mga letters po ni James. Ano? Ang sabi po dito, ang pagsasagawa ng ating pananampalataya at pagkilos, sabi dun sa verse 1 verse 22, ang pagtulong sa mga nangangailangan. So ito na naman po, talagang puro pagtulong ito. Pag-iwas sa hindi pagkakapare-pareho, bihisan ang ubad at pakainin ang gutom, kumilos ng may katarungan. So minsan sabi nga mas maganda raw maging kapwa. Pag tinanong yung bata anong gusto mo? Gusto ko po maging kapwa. Kasi nga, tulungan ang ating kapwa, mahalin ang ating kapwa, pakainin ang ating kapwa. Pero sa totoo lang po, naisusulat ito dito sa Biblia. At yun po talaga dapat ang ginagawa natin. Kasi nga, ang sabi nga po, di ba, hindi po natin maipapakita lang yung ating pananampalataya kung hindi natin yan ipapakita sa ating gawa. Ang ating pong paglilingkod ay isang resulta, makikitang resulta ng ating pong pananampalataya. Ayon po yan sa Santiago 2 verse 14 to 17. So, ano pong pakikinabangin ng mga kapatid kung masasabi ng sinunman na may pananampalataya ngunit walang gawa? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakainin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kaniyang, magsiyaon kayong mapayapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kakailanganin ng katawan, anong mapakikinabangan dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Ang sabi po is,
Sinabi ninyong humayo kayo at pagpalain ng Panginoon. Subalit hindi naman ninyo talaga ibinigay o ipinubayad yung talagang kailangan ng tao. Minsan po may mga taong ganyan na pumupunta po dito at talagang kailangan. Minsan ang sabi nga is ayusin muna natin yung pangangailangan ng tao saka natin siya bigyan ng salita ng ebanghelyo. Kasi makikita nila 'yon base sa ating gawa mismo. Kaya sabihin natin, sige Brad, ipapanalangin kita, pero sir, kailangan ko po kasi gutom na po ako. Pero ni Honey Ho, wala man lang tayong naibigay doon sa tao. Hindi po daw yun, Kwan, eh. Hindi daw po yun yung talagang pagtulong. Ano po? Sabi po ng ating propetesa, si Ellen G. White sa Testimonies for the Church, itataguyo daw po ni Kristo ang pangalan, next page po, na ang pangalan ng lahat na hindi magbibilang ng sakripisyo na ihahandog sa kanya sa ibabaw ng dambana ng pananampalataya at pag-ibig. Kapag ang makasarili daw po at mapagmataas ay nakalimutan, etong mga tao po na tinatawag nating hindi po nagbibilang ng kanilang sakripisyo at mga tulong, ang kanila pong pangalan ay hindi mamamatay at maaalaala daw po sila. Upang maging masaya ang ating sarili, dapat tayong mabuhay upang mapasaya ang iba. Mabuti para sa atin na ibigay ang ating mga pag-aari, ating talento at ating pagmamahal sa nagpapasalamat na debosyon kay Kristo. Bilang pasasalamat po na debosyon kay Kristo. At sa ganoong paraan, mahanap ng kaligayahan dito at walang hanggang kaluwalhatian ang susunod. So, yan po yung parang pinakang summary ng ating pong lesson para sa Sabbath School. Nais ko rin po pala, bago ko po tapusin, ano po, nais kong personal po na magpasalamat pala kanina at nabanggit ni Brother Egay. Ako po yung nagpapasalamat in behalf po ng aking kapatid na si James Subagan. Ako po ay nagpapasalamat sa aking Enoc family, sa aking pong choir, sa adult choir, sa aking pong deacon and deaconess family, at sa lahat po ng mga kapatira na pumunta po noong time na naglalamay kami doon sa aking pamangkin na namatay po dahil sa dengue. Ako po'y labis na nagpapasalamat. Totoo po yung sinabi ni Brother Egay na noon pong pumunta ang Sampaloc Church doon, halos po magkagulo yung isang buong bloke. Kasi sa totoo lang po, nagkagulo po talaga dahil lumabas po ang barangay, dahil wala po talagang mapagparkingan sa dami ng sasakyan po na dumating. At yung isang bloke po, siguro mga ilang kanto yon, mga 5-6 yung isang bloke na yon. Talagang punong-puno po yun ang parking hanggang dun sa... Kaya kailangan namin magpasarado ng tawag po dito, ng kalsada. Pinasarado namin yung kalsada talaga. Para lang po may maparkingan. At labis po ang aming kagalakan dahil actually ang ini-expect ko pong pupunta doon at alam ko talagang pupunta is Enoc family. Pero hindi ko po ini-expect na ang dami po talagang pumunta at hindi lang po Enoc family ang nandun. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyong pakikiramay sa amin nung panahon ng aming pagluluksa. At yun po, parang i-align ko na rin dito sa lesson natin ngayon na talaga pong kailangan talaga ng tao kapag yung mga ganun pangyayari, yung kadamay po. Kasi iba talaga, masakit, masyado. Amen po.